Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, Cherich TV! So for today's video, meron na naman akong bagong isi-share sa inyo. Pero alam ko na hindi na bago sa inyo to. Kasi alam ko, madami na rin gumawa nito. Madami na rin nag-review ng product na ito. So na-curious ako, so why not nagawin ko din para malaman ko ba kung talagang effective siya sa skin. But before we start, kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So kung interesado kang malaman, just keep on watching! Guys, bago tayo mag-start, so isasabihin ko lang sa inyo, hindi ako nag-makeup, wala akong nilagay ng anything sa skin ko, only lip tint sa kayong aking liquid eyeliner. So hindi ako naglagay ng any foundation, any cream sa aking face para mapatunayan ko sa inyo kung ano ba yung naging resulta ng rice toner sa aking skin. So ayan siya guys. First, yung benefits ng rice water, nakaka-skin brightening siya. Alam niyo ba yung mga Japanese at mga Korean, ito yung kanilang ritual na ginagamit nila para ma-maintain nila yung pagka-brighten ng skin nila. Kasi it's nakakatulong siya sa pagtanggal ng dark spot, yung mga blemishes, saka brighten up yung skin natin for a clear complexion, saka napapa-smooth niya yung skin natin. So second, yung anti-aging. So kilala niyo naman yung mga Japanese Korean. So napaka-young looking nila. So hindi sila tumatanda. So ito pala yung kanilang isa sa sekreto nila kaya hindi sila tumatanda, kasi merong ingredients yung rice water na may maintain niya yung pagiging younger looking. Napapaliit niya yung mga pores, yung mga open pores ng ating skin. So, research nga ako sa Google at ito yung nakalagay, no, mas mayaman pala siya sa protein. So, alam niyo naman yung protein, so napakaganda ng nutrients na yan sa ating skin. So, mas napapabata niya yung skin natin, mas napapaismooth niya, mas nababrighten niya, mas napapa-refresh niya yung ating skin. Nakalagay din dito is, responsible siya for enhancing skin health in various ways. So, meron siyang carbohydrates, phytic acid, and inorganic substances make up the rest of the composition, making rice water an ideal DIY ingredient for achieving glowing skin. So, yun naman napaka-importante guys, yung glowing skin. Once nakita natin glowing skin, so sino ba namang ayaw magkaroon ng glowing skin, diba? So, talagang try ka. So, gusto mong itry din siya kung bakit ano kaya yung meron tong rice water, kung bakit nagiging maganda yung skin nila. Nare-reconstruct niya yung mga sun damage, lalo-lalo na kapag nabibilad tayo sa sun, di ba? Yung sobrang nilagay ng sun protection. So, nakakatulong siya para ma-reconstruct or ma-rejuvenate yung ating skin sa sun damage. So, sino ba naman ang ayaw bumata na ayaw maging younger looking. So, alam nyo naman na tumatanda rin tayo. So, gusto rin natin laging younger looking, fresh yung ating skin, yung ating face. Kung iisipin mo, sa dami-dami na mga beauty products dyan na kailangan mong bumili or kailangan mong hanapin kung saan sa any drugstore, any grocery. Pero di mo pala alam, meron naman palang napaka-isang product, napaka-bisang product na dito mo lang makikita sa bahay mo. Imagine guys, araw-araw tayong nagsasaig at sinatapon lang natin yung tubig na ginagamit natin. So, hindi natin alam, pwede pala natin yung magamit, yung tubig na tinatapon natin. But anyway guys, so yun nga. So, sabi ko na curious ako, kaya gusto ko din siya itry. Why not? Diba? Total, meron, hindi naman ako manghihingi sa kapitbahay. So, andito lang naman magkasain lang ako. So, why not gamitin ko siya, itry ko siya sa skin ko dahil syempre hindi na tayo bumapata. Ano naman yan? So, tumatanda din tayo. So, sino ba naman ang ayaw gumanda or maging younger looking? So, anyway, yun nga guys. So, tinry ko tong product na to. Tinry ko siya for 1 week para malaman ko talaga yung result niya, kasi hindi mo naman siya maano kagad for 1 day or 2 days. So, tinry ko siya ng for 7 days, for 1 week. Para masasabi ko ng yung best result niya, kasi na-try ko na siya for 1 week. Siguro pag tinry pa siya more than 1 week, so talaga mas maganda yung result niya. Anyway, yun nga guys, ipapakita ko sa inyo yung kung paano, yung procedure ko, paano ko siya ginagawa at kung kailan ko siya ina-apply. Time na yun, late na, nakapagsaig na, so hindi ko na siya nagawa. So, kumuha na ako ng 2 tablespoon ng rice, any kind of rice naman na pwede niyong gamitin. And then, hinugasan ko siya, yung unang hugas, tinapong ko. Ang dalawang lagay ko na ng water, nung ko na, iniwan ko na siya doon, nilive ko na siya doon, tapos,
nilagay ko sa fridge, sa fridge ng 24 hours. Kahit hindi nyo naman ilagay sa ref, guys, so pwede nyo siyang ilagay anything na cool area, basta hindi lang siya maaanuan ng araw, hindi lang siya masisikatan ng araw. Kasi alam nyo naman yun, rice water yun is napapanish yun, guys, napapanish yun. So, kailangan mas importante ilagay natin ng ref. So, yun, guys. Tapos, ina-apply ko siya every night and every morning after kong maghilamos. After kong maligo, ina-apply ko siya at hindi ko na siya binabanlawan. Hindi ko na siya binabanlawan, guys. And nililive ko na lang siya sa face ko overnight. And then after bukasan, so pagising, di ba, maghihilamos tayo. Tapos ina-apply ko ulit yung cotton. Tapos nalagyan ko siya ng, yun nga, nilalagay ko sa kanya yung, ano, yung rice toner natin. Tapos ina-apply ko siya. Tapos nililive ko na lang sa skin ko. Hindi ko na siya binabanlawan. Pwede rin yung dagdaga, pwede rin yung ilagay yung inyong mga moisturizer kung gusto nyo. Pero ako, hindi ko na siya nilalagyan ng moisturizer. So, yun na lang yung nililive ko sa face ko. So, yun lang guys. Sobrang easy lang talaga gawin ng ating rice toner na for best result, i-apply nyo siya twice a day para makita nyo talaga yung kanyang result talagang. Maging consistent lang kayo, apply nyo siya every day, 2 times a day para makita nyo talaga yung kagandahan ng kanyang, yung effect niya. Alam nyo ba yun guys? So, ako din mismo na-amaze ako kasi hindi mo naman din masasabi na effective ang isang bagay kung hindi mo siya itatry, kung papanoorin mo lang siya. Kailangan i-try mo siya, 'di ba guys? At ang pinaka-importante doon, so hindi ka matatakot i-try kasi natural siya. Natural siya, hindi, wala siyang chemical or anything. At saka good siya sa any type of skin. So guys, huwag kayong matakot na i-try 'to. But kung i-try niyo naman tapos magkaroon kayo ng skin reaction or anything or nangati kayo, so magandang itigil niyo na lang. Nga katulad na lang ko sinasabi, kung nag-effect sa akin, kung naging mabisa sa akin, hindi ko naman din sinasabi na magiging mabisa rin sa inyo. Dahil iba-iba naman tayo ng skin type. But anyway, so wala namang mawawala kung itatry natin. Para nakalaman natin kung maganda ba talaga yung kanyang effect sa ating skin. So yun nga guys, so napansin ko talaga naging, alam niyo after nyo siyang gamitin, para kayo nag-mask na parang nabalik yung skin nyo. Tapos yung mga pores nyo, nag-close yung mga pores nyo. Yung mga dating dito sa nose ko na, hindi pa naman totally nawala. May mga blackheads pa rin. But anyway, na-lessen na yung mga blackheads niya. Saka whiteheads niya. Para kang gumamit ng mask. Alam nyo yun. Sobrang nakaka-refresh siya after nyo siyang magamit. So, ang ganda niya talaga. So, talagang nabilib ako dito sa rice water na to. Talagang magiging beauty routine siya kasi talagang maganda yung effect niya sa akin, sa skin ko. And that's it for today's video, guys. Sana nakatulong itong video natin sa mga gustong magkaroon ng younger skin at mga maala Japanese o Korean skin. Ayan. So, ayan guys. Sana magkita-kita pa tayo sa next video ko. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like, share, and comment down below. And i-share nyo na rin sa inyong mga friends and family. And thank you guys for watching. See you in my next video. Bye!